Isa si Dawn Zulueta sa mga may napakagandang mukha at magaling na aktres sa showbiz. Samantalang si Antonio Lagdameo Jr. naman ay kilala sa mundo ng politika at pagnenegosyo. Siya ay nagmula sa mayamang angkan ng mga Florendo sa Southern Mindanao at apo ng tinaguri ang Banana King na si Antonio Florendo Sr. Narito ang kwento kung paano nagtagpo ang landas nina Dawn at Anton at ang sikreto ng kanilang mahabang panahon na pagsasama. The Philippine Showbiz List presents Dawn Zulueta and Anton Lagdameo Love Story. Dawn asked God for Mr. Right. Sa isang magazine interview, ibinahagi ni Dawn kung paano niya natagpuan si Mr. Right. Anya ito'y sa panahong napagod na siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Aminado ang aktres sa kabila ng tinatamasang tagumpay, sa karerang kanyang tinatahak, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod at maghanap ng bago. Halos buong buhay niya, inalay niya sa kanyang trabaho sa showbiz. Naging breadwinner rin siya ng kanyang pamilya matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Isa rin sa hinahanap ni Dawn ay ang masasabi niyang tunay na pag-ibig, na walang halong pagkukunwari, na aminado siyang mahirap lalo na at umiikot ang buhay niya sa harap ng kamera. At halos lahat ng galaw niya napapansin. Sa mga naranasang ito, sinabi ni Dawn na umabot sa puntong lumuhod siya at nagdasal sa Panginoon upang ibigay sa kanya ang lalaking nararapat sa pagmamahal na kanyang binibigay. Pagod na umano siya sa paulit-ulit na nangyayari sa kanyang mga naging karelasyon na nauuwi sa hiwalayan dahil sa iisang dahilan, ang hindi pagiging faithful ng mga ito. Dito sinabi rin ni Dawn na suko na siya makipag-date o pumasok pa sa panibagong relasyon kung hindi siya makakatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Lahat ng ito ay pinaubayan ni Dawn sa Diyos at dinagtagal na ibinigay niya ito sa katauhan ni Anton Lagdameo Jr. Answered Prayer. Magkaiba man ang mundong ginagalawan, hindi naging hadlang ito upang magtagpo ang kanilang landas. Sa isang panayam na banggit ni Dawn at Anton na nasa teenage years pa lang sila ay unang magkakilala. Ngunit aminado ang dalawa na hindi sila malapit sa isa't isa. Sadyang magkakilala lang sila na sa parehong circle of friends na kinabibilangan nila. Ilang taon din ang lumipas bago muling nagkita ang dalawa noong January 22, 1996 sa kaarawan ni Anton. Ayon sa kwento ni Dawn, inutusan umano ni Anton ang isa sa common friend nila na imbitahan siyang dumalo sa birthday party nito. Naging gulat raw ni Dawn ang pagdating niya roon ay siya lang ang bisita at wala nang iba pa. Doon daw niya na-discover na mabuting tao si Anton at maayos itong kausap. Nang mga oras na yon, tila natagpuan raw niya ang kanyang soulmate at naramdaman na binigay na ng Diyos ang kanyang panalangin. Anton asked permission to court Dawn. Sa isang panayam sa aktor na si Monsor del Rosario, nabanggit nito na siya ang naging tulay sa pagmamahalan nila Dawn at Anton. Si Monsor ang isa sa mga naging boyfriend ni Dawn at matalik na magkaibigan naman sila Monsor at Anton. Kwento pa ni Monsor na pagka-uwi ni Anton mula sa Amerika kung saan ito nag-aral at nagtrabaho, ay kinausap siya nito at nagpaalam sa kanya kung pwede niyang ligawan ang dating kasintahan. Agad na silang ayunan ito ni Monsor sapagkat alam at kilala niyang mabuting tao ang kaibigan. Isa siya sa nangunang sumuporta at daan sa pagkakalapit ni Dawn at Anton. The Wedding. Ilagman sa showbiz ay hindi naman maiwasang pag-usapan ang pangalan ni Anton dahil na rin sa kasikatan ni Dawn. Kalaunan ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon. Naging maayos ang takbo ng kanilang pagmamahalan sa kabila ng magkaibang daang nilalakaran. Lumipas lamang ang maikling panahon mula nang makumpirma ang kanilang relasyon ay wala nang sinayang na oras si Dawn at Anton at agad na nagsumpaan sa harap ng altar. Elegante ang nangyaring pag-iisang dibdib ng dalawa at pinili nila itong gawin sa labas ng bansa. Ikinasal si Dawn at Anton sa University Club, New York City noong December 27, 1997. Matapos na lumagay sa tahimik ang aktres, ay kasabay naman ito ang pamamahinga niya mula sa showbiz. Nanirahan siya at ang kanyang mister sa lugar nito sa Davao del Norte kung saan may pinapatakbong negosyo si Anton. Naging masaya at maayos ang takbo ng pagsasama nila. Ayon pa kay Dawn, nakahanap siya ng kapayapaan at katahimikan sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Bagamat aminadong namimiss ang pag-arte at paglabas sa harap ng kamera, nais umano niyang ialay at pagtuunan ng pansin ang maging isang mabuting may bahay. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito upang lalong makilala nila ni Anton ang isa't isa bilang mag-asawa at sulitin ang bawat oras na magkasama sila.
Dawn's Pregnancy. Sa 7 taong pagsasama mula ng maikasal ay isa sa pinangarap ni Dawn at Anton ang mabiyayaan ng anak. Ngunit sadyang ipinagkait muna ito ng pagkakataon. Inamin ng aktres na may oras na napagod rin siya sa paghihintay, ngunit kahit kailan, hindi nawala ang pananalig nilang mag-asawa sa Diyos na balang araw ay bibigay sa kanila ang isang biyaya. Dahil dito naisipan ni Dawn na bumalik sa pag-arte at napasama siya sa fantaserye ng GMA7 na Encantadia bilang si Inang Reyna. Sa hindi inaasahan, nalaman umano niyang bunti siya sa kasagsagan na kanyang pagbabalik telebisyon. At para sa kanilang mag-asawa, ito na ang isa sa pinakamagandang balitang narinig nila sa buong buhay nila. Ngunit kasabay nito ang isang masamang balita nang sabihan sila ng doktor na kritikal ang kanyang pagbubuntis. Dahil si Dawn ay may reproductive immunology problem na ayon sa aktres, ang kanyang immune system ay naglalabas ng antibodies na umatake sa fetus. Kasabay nito, may problema rin siya sa kanyang dugo kung saan makapal ito na tinawag na polycythemia vera. Sa kanyang naranasang hirap sa pagbubuntis, nakakuha siya ng lakas at suporta mula sa kanyang asawang si Anton. Laging nakaalala ito kay Dawn at pinaparamdam na malalagpasan nila ang mga pagsubok. Lumipas ang ilang buwan na isinilang ni Dawn ang panganay nila ni Anton via cesarean section, ang premature na baby boy noong 2005 na si Jacobo Antonio. At noong June 2009, makalipas ang ilang taon, ay muling binayayaan na mag-asawa ng anak ng isilang ni Dawn ang isang cute na baby girl na pinangalanan nilang Aisha Madeline. Support each other. Sa pagpasok ni Anton sa politika, hindi naman hinadlangan ni Dawn ang pangarap ng mister na makapagsilbis sa mga mamamayan nito sa kanilang probinsya. Noong 2007, nang manalo itong congressman ng Davao at naging maganda ang takbo ng pagsabak niya sa larangang ito. Katunayan, nagsilbi si Anton ng 3 termino bilang congressman. Samantala sa pagbabalik sa mundo ng showbiz ni Dawn, isa ang aktres na talaga namang inaabangan ng lahat. Hindi naging lingid sa kaalaman ng karamihan na ilang taon ding naging prioridad ni Dawn ang kanyang pamilya. At sa muling pagsalang sa pag-arte, nanguna ang mister niya sa sumuporta sa kanya. Ayon kay Anton, hanga siya sa pagiging magaling na aktres ng misis at alam niyang isang pag-arte sa namimiss na gawin ng asawa kung kaya hindi niya hahadlangan ito. Sa tinatamasang tagumpay sa kanilang magkaibang karerang tinatahak, ang suporta at respeto ang binibigay nila mag-asawa sa isa't isa ang lalo nagpapatibay sa kanilang relasyon. Anton never jealous over Richard. Kasabay ng muling pagsabak ni Dawn sa pag-arte ay ang pagkakatambal muli niya sa kanyang dating ka-love team at karelasyon na si Richard Gomez. Para sa mga tagahanga ng tambalang Char Dawn, malaking bagay ang muling pagsasama nila sa isang proyekto. Hindi may tatanggi ang malaking markang iniwan ng tambalan nila na minahal at pinanghinayangan ng kanilang mga taga-subaybay dahil sa naudlot nilang pag-iibigan. Sa isang interview sa programang The Buzz noong 2013, ibinahagi ni Anton na hindi siya kailanman nagselos sa muling pagsasama ng asawa niya at ni Richard sa mga proyekto. Sinabi rin niya na tagahanga siya ng tambalan ng dalawa. Alam niyang trabaho lang ito at nagkakaitindihan sila ni Dawn sa ganong usapin. Kailanman, hindi umano nila pinagtalunan ang ganitong mga bagay. Lack of time with each other. Aminado si Dawn na isa sa challenges ng pagsasama nilang mag-asawa ay ang kanilang mga trabaho. Ibinuli niya agree ng aktres na pagkasilosa siya, ngunit isa umano sa pinagsasilosa niya ay ang trabaho ng mister dahil sa kinakainan nito ang halos lahat ng oras na dapat para sa kanya. Pero ayon sa aktres, naiintindihan niya ang trabaho nito at bumabawi naman si Anton sa mga oras na nawala sa kanila at sobrang pinapasaya siya nito. Para naman kay Anton na kung may pagsasilosan umano siya sa pagbabalik showbiz ng asawa, ayon ang work schedule nito dahil nais niya makasama ng matagal ito. Gaya ng mga nakagawian nilang dinner dates at pagbabiyahe nila sa ibang bansa. Kaulay nito, pareho silang bumabawi sa isa't isa at gumagawa ng paraan upang masulit ang pagsasama nila. Hands-on mom and wife. When she's not on screen, she's a normal person. Ganito ilarawan ni Anton si Dawn bilang asawa at ina sa kanyang mga anak. Ayon kay Anton, kapag nasa bahay ang aktres, ay hindi umano ito yung tipo na nagpapahinga lang at walang ginagawa. Sadyang maasikaso raw ito, lalo pa at kilala niya ang asawa sa pagiging OC nito. Hanga raw siya sa pagbabalansin ito ng oras dahil hindi na papabayaan ang mga kinailangan gawin sa bahay at trabaho nito. Isa pa sa nagpadagdag ng pagkabilib niya sa asawa ay ang pagtuturo nito sa mga anak nila ng tamang values. Ika nga niya, disciplinarian ito at hands-on sa kanilang pamilya. Kahit na busy sa trabaho si Dawn, ay lagi itong naghahanap ng oras upang makasama sila ng kanyang mga anak. Loyal and faithful.
I thought all men are basically the same. Ito naging pahayag ni Don sa pag-aakalang hindi na siya makakatagpupan ng lalaking katulad ni Anton. Ipinagmalaki ng aktres ang pagiging faithful at loyal ni Anton sa kanya. Ramdam daw niya na siya lang ang nag-iisang babae sa puso ng asawa at kahit kailan, hindi pinaramdam sa kanya ni Anton na pagdudahan ang pagmamahal nitong binibigay sa kanya. Nagdagpa ni Don na sobrang swerte at blessed niya sa pagdating ni Anton sa buhay niya. Si Anton umano ang patunay na hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Strong marriage. Mula na mag-umpisa ang pag-iibigan ni Don at Anton, ilang beses na rin napabalita ang di umano'y pagkakalabuan ng dalawa na minsan na uwi pa sa usap-usapan ng kanilang paghihiwalay. Ayon kay Don, hindi na bago sa kanila ni Anton ang mga isyong ito. Pinagtatawanan na nga lang daw nila ng mister ang mga balitang ito at di maiwasang isipin kung ganun ba sila kaimportante sa ibang tao upang hanapan ng mga intriga. Sa huli, iginiit ni Don na maayos ang pagsasama nilang mag-asawa kasama ang dalawa nilang anak at habang tumatagal mas lalong lumalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Katunayan, alam ng mga taga-subaybay ng Akres ang magandang samahan ng mag-asawa at maayos sa pagpapalaki nito sa mga bata na binabahagi niya sa kanyang social media. Sa Instagram post ni Don on January 22, 2022 para sa kaarawan ng mister, nagbahagi ito ng kilig na mensahe kasabay ng larawan nilang magkasama sa isang beach. Caption niya rito, "Happy blessed birthday to the man who made all my dreams come true. You are God's gift to me and to countless more. I love you so much. At AF Lagdameo." I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!